champions of FPL, Blacklist International! Paano ba namin to narating? Teams remain in the playoff contention. And it's not just the big battle in the grand finals that's been making a lot of noise, but also the highly anticipated clash in the lower bracket final. Eh, feel ko kailangan ko talaga bawin yung team ko ngayon kasi ako yung dahilan kung ba't sila nag-lower bracket. You're all in for a big treat. Welcome to the final day of MPL Philippines Season 8 Playoffs. Tutang natin yung mga iniisip natin na non-related. Iniisip natin na after ng game, after sa matapos ng araw na ito, i-clear muna natin. Focus tayo sa anong, kung sa anong meron tayo na nasa harap natin ngayon. Di tayo dito magtatapos. Last day na ng MPL, pero di tayo dito magtatapos. Sa Singapore tayo magtatapos. Let's go! Chakto is out! Kielga is out! Ano ang pwedeng gawin dito ng Omega para mabawi nila ito sa blacklist? 24 seconds sa pinamabilis at Chakto yun. Ryzen tutumba! Oh! 2-5 man wipe! And it's official! It takes 2 to tango at Blacklist International ang makakasayaw ng Onyx PH sa ating MPL PH Season 8 Grand Finals. Sitayo kayo! Sitayo kayo! Here we go. Opposite spectrums, magsisimula na ang Blacklist International versus Onyx Philippines. Hanggat nasa peak pa kami ng performance namin, gusto namin gumawa ng record na walang sino man ang nakagawa pa sa ano, sa MPL history or sa larangan ng Mobile Legends. Na lahat talaga nagsisimula sa mahirap na sitwasyon kung saan darating talaga sa pagkakataon puro kayo talo, which is nagsimula kami doon. And darating talaga yung pagkakataon na pag nahanap nyo na yung momentum nyo, yung chemistry nyo. Yung kailangan lang gawin ng team, ha, i-deliver lang kung paano kami mag-practice. Kung madadala namin kung paano kami mag-practice sa finals, siguro kaya namin makuha. And sana makapag-deliver kami kasi high-pressured game din to, especially malakas yung team na Blacklist. And di din naman sila papayag na matalo sila basta-basta, kaya bakbakan na talaga to. Blacklist! Ready to go! Very good draft from both teams. Pares may gustong mangyagal na pares na may kina-counter from the opposing team. Harangan ko pa yung nakatalas ba ito? Dahil ito, naka-ano ka pa, naka-brody ka pa, walang babawas nation. Hindi possible. Walang abot sa pero merong EV, tsaka merong matindi. Lahat kayo makakagalaw. Wise versus Kyrie, magkaibang one veteran and one present. Kaya niyo ba dyan? Uy, sayang. Boss. At naging problema na yung Barats dahil si Paquito, si Dilar ay gumagamit ng Paquito and as well as sa yung Karina na gusto pumunta sa may backlines pero protektodo itong si Haji with the Eve, with the Barats, at yung Matilda ni Oh My Venus. So, yun agad yung natsika ng Blacklist International. As Blacklist will punish the rotation coming out from Onyx.
Tapos na mga gloom. So may pata naman si Venus. Kasi sabi mo kayo may ikutan. Pero yun kay Dance. Medyo matulog targeting. Pero si Edward naman kuha ng third. And sabay sinapak. Is he wise? Oh! Tapos! Game number Edward! One! Woo! Para sa side ng Blacklist International! Bring up! Sa best of 7 sa basketball, yung una nakakapanalo, 60% of the time siya na yung champion. Eh paano yung sa ano? 60% of the time. Pero sa ano coach, sa MPL, lahat ng nanalo ng first game natalo. Eh tayo. Oh, negative naman yan. Tayo ng final. Tayo next. Pero kaya nga tayo yung magtatanggal. Tayo magtatanggal. And now going in to game number 2, it is still Marky playing for the side of Onyx. What time is it? It's my time! Okay lang kung nasa medyo Nathan Goodline. Ito yung gusto mo katapat, okay, bolo, no? Eh, gusto mo. Tingin ko, Yuzong maganda dito, pre. Jungle Paquito to. Pre, Yuzong, pre. Yuzong tayo, Yuzong. Kasi, counter room ko, sige yung pre. Pangalan ka doon. Yuzong. Ano? Nilabas na ang dragon ni Edward. Sabi ng Onyx, hindi sila kinabahan. By the way, gusto ko yung competitive si Marky na lumalaban. Oh! Pero nasa loob sila ngayon! Nabalang ni Marky. Wow! Real elimination ni Aji. Pero still, sabi ng Onyx, sasalin namin lahat yan. Nandito na ang dragon. Lumipad. Dragon tail. So may ikot-ikot para kay Rice. Counter ko para kay Aji. Pag-abot pa pa ngayon ang side ng Blacklist. Hindi na. 1-for-1 exchange. Great. Kasi baloy, walang boy. Grabe yung crowd control din talaga ng party dito. Napakalaki, 8,400. Tapos yung sumunod is 6K, pa 7K pa lang. Watch out for Marky. Tignan mo yung kanyang positioning at kanyang decision making. Batang siga na minsan ino-hold niya yung kanyang position. Kasi alam niyo na yung position. The supremacy, leaving his legacy para dito sa Onyx. Isipin mo yon, siya na yung tinarget pero walang kahit anong bahid ng takot. Free hit lang ng free hit. Hindi, si Mark isa kayo. Hindi, naka ano, naka, na-effect din natin si ano. Nasama. Naka-hit siya. Kaya ba ni Aji? Pero napakalupit na ng Onyx. Oh no! Papabaloy! Kailangan makatap! Nakabakakil si Aji dito. Pero hindi nakakayanin. After an intense game 2, magiging best of 5 ang series na ito. Onyx ang makakuha ng panalo. Grabe si Marky. Literal na Marky supremacy on that game. Walang kahit anong takot. Oh, di dapat tayo nag-organ doon sa araw. Wala rin, sobrang tayo ko ng pilit. Sobrang pilit kahit ako eh. Once na nag-fake si Mike sa likod, ano na yan, out na yan? Hindi, ang pag nagpagwala na si GC. Pagwala na ulti. Kasi inulti ako na agad yung bump eh. Doon tayo nananalo eh. Yeah, literal na din na tayo nananalo sa ano, sa CTE. Pwede ako na alcohol. Sa amin yun, Edward. Ginawa okay lang yung tol. Bakit ah? Okay lang. Na-outplay tayo lang ano nung... Ganto lang yung point na no, ganto lang. Hindi nyo kayang pumatay ng kayong dalawa lang. Hindi nyo mapapatay yung ano doon. Kung nakakumpol sila sa Nathan, hindi nyo mapapatay yun. Kailangan nyo ng Eve or ng Alice. Nathan! Masalitan niyo ako. Ayaw kasi na maulit na pre, walang pumps yung sigawan na ng sigawan. Alam ko yung sure yun eh, pero magpumps pa din tayo, huwag sigaw. Eh, paano ko natin yun? Paano kung hindi natin nakikita na pwede yung papalamatin? Kaya pag ganun pre, pag pinapakalma ko, karma na kayo pre. Sige, tumigil eh. Bakit? Sa next scenario, okay lang yung celebrate pre. Wala na kayo pag ice cream. Oo, pwede. Okay lang. Okay. Oo, GG. Pwede ba naman sa meaning ka?
nilagay si Hatred for game number 3. Parehas malakit. Tama. Ang last pick. Soloist na eh. Soloist na talaga. Per lane soloist na ang Blacklist eh. This is Onyx. Na first time ko nakita na nasa ganitong situation. Pero napakahirap ng buhay. Kyrie, okay, merong kuwang kill. Pero enough pa yon. Enough pa yon. Si Wise ang target ngayon ni Bimo. Ah, pero ang sakit. Glue with the split-split coming in. Pero ang kate nung shark bite, yung shark bite eh. Parang kumbaga dito sa Onyx, kahit saan lane mo gusto kumuha ng trainer. Masakit. Kaso nga lang, ito na. Yung OHEB DQ Lays. Ang ganda ng pwesto ng Onyx Philippines. Pero dahil dikit-dikit sila, nahanap agad yung ni OHEB, yung triple kill. Na worth it talaga ng mga highlight plays. Look at that jump. And obviously, dahil nahanap niya agad yung pinaka-crucial target, it was perfect. Etong si Kyrie at si Dilar, ang ganda ng kanilang plays. At kaso, nag-giggle talaga sila dito at dalawang atake ng Torre. Which, you know, yung Onyx Philippines, gusto nilang i-activate itong si Hatred, pero dahil nga napipigilan siya ng Blacklist International with those nice backline kill mula kay Ohem. Ay, yata na talaga rin, patay si Adi. Wala pa ang pork. Yun yung medyo delikado. For Onyx, makakita na yung potential na baka iba to yung free hitter nila. Pero yung kailangan bantayan. Sobrang bilis na lord to. Lunox and Bane. Lunox, Bane. So makakaabot din si Haji. Practice still at that advantage. Percent damage plus parang ginagawa Bane at Lunox. Double deck ako. Meanwhile, si Bimo ngayon na maiwan. Bimo. Oh my! Nayatap si Bimo ngayon. And ngayon si Tlarski ay bulado na with a split. Tumatakot. Oye, sinitanaw ang ginagawa na ito. Ano ginagawa mo? Ipul siya ng mga paro-paro pukit ni Venus. Nagkaroon ulit ng disconnection play ang Onyx. Ito na gulti sa harapan natin. You know, agad nila nakahiwalay si Bimo. Yung real world manipulation ay wala pang isang segundo. Maybe even, not even half a second. Parang pagka-ultimate, na-cancel din agad. Whether or not this was due to their opponents, alam natin na mukhang hindi ganun kaganda clean ang execution ng Onyx Philippines. Let's go! Ano? Huwag na tayo magkano'n. Kaya-kaya natin. Lumabas na yung basic galawan. Ano? Lumabas na yung galawan na ngayon. Wala silang pang segue kapag ano yung hero ni Dilar. Oo, si Dilar ang gumagawa lagi ng segue sa kanila. Actually, sobrang good point. Tara si Ang. Dami ko na yung matubig. Kapag binigay lang nila yung same jungling pattern for Wise on that game, same lang din yung possible na mangyari. And what really surprised me sa decision na nakita natin mula sa Blacklist International ay ginawa ulit nila yung gold laner na magsisimula sa XP lane. Yun nga. Parang yung cloud, parang yung shift. Magsiswitch yun exactly. Eh. Exactly. Parang delikado tayo sa target nila. Tinatry nila i-counter yung draft ng Blacklist, but at the same time, yung Blacklist, ang pinaka-binibigay lang sa kanila is yung usual heroes na ginagamit against yes, them. Yes. Venus will try to engage Tlarski on the protection para kay OHEB. Oh, mahirap mag-retake dito actually yes, sa side ng Onyx. Oh! Oh, pero may deadly catch. Na-cancel yung tatlong engagement dito ng Onyx because of Wise at sumabog ang mukha ni Tlarski. Nice! Wow! Wala na yung ano. Kunin yung jungle niya, ano, Kyrie. Wag. Yeah, tayo na. Edward. Walang mana si Baloy. Oh my, sakit. Oh! Di naman! Paanong clock cannon for the last hit? Blacklist International ang nangunguna sa early game. 4-0. Laning stage pa lang ang... Sige, Papa! Oh my! Merong stun, Holy Baptism. Counter ko para kay Kyrie, pero may deadly catch. Back niya, nakasal yung asset kong galing mo na. Another attempt from Onyx Philippines. Look at the damage output ni Wise. Once again, tinutunaw lang talaga with the last hit from OHEB. And again, Blacklist International, their composition is really based on dealing damage sa front lines. Pumupunit na yung cannon ni Wise. Kita mo yun, parang kahit sino, parang biglang nauubos. And literally, Blacklist International destroying Onyx Philippines. Parang 100 HP na lang natira doon kanina sa player ng Onyx and Blacklist International. Lahat ng pwedeng ibitaw, napakasakit na ngayon against Onyx. Lobset pa ito! Zero kills for Onyx right now! Napaka-imposible! Paano mo huli ng pating? Pa sila ng
Lord ngayon na, and hindi na sila titigil sa paghiwalay, hindi na sila maghiwa-hiwalay. For sure, uube time na talaga. 14-0. I don't think nakakayaan ito ng Onyx Philippines unless may ging desperate na yung Onyx Philippines para kumuha ng kill. Kahit si Haji binibigyan na nila, but hatred, hindi enough yung damage. At the same time, sobrang yaman din kasi ni Haji, kaya yung defense ni Haji ay napakataas na. It's love! Magpapatay! Magpapatay! It's love! It's Blacklist International! Woo! In this game! It's on time! Charge! Ano mo na, ano, yung energy medyo yan na natin, level natin ng tama. Ano na to? Ano na yan? Hindi na nila yung gagawin nila. Freestyle na yan. Ito lang yan, ito lang yan. Wag lang maka-curl yan sa, wag lang maka-curl yan sa next game. Wala nang moral yan, legit. Wala yung lang natin ginawa natin last game, pero sobrang disiplina. Lord, bigay mo na, Lord! Nandito tayo sa, parang, ano eh, board dive. Diba? Ganun na lang eh. Ngayon, kung di natin bibigay pa lahat, diba? Oo. Manahal mo tayo bigay mo lahat. Baka mag-adjust na naman ba ng Matilda? Ito ba nila? Estes, Aldous, Matilda. Nahihirapan din sila sa event. Nahihirapan din sila sa Ibrapa. Gusto nyo po rin yung name at sa topics? Wait ah, wait. Si Marky lalaro, si Marky. Wala silang Aldous. Marky lalaro. Marky. Bali ang ba nila? Estes, Aldous, Matilda. Daming open. Sino ba ko yung... Ano? Chunitan! Chunitan tayo! Ay! Basag na yan! Zero! Basag na yan! Imposible ka na eh! Imposible na ano tol! Ganyan na yun! Ganyan na yung ano nila pre! Takot na yan! Baka makita ka lang ni Kairi sa ano! Magka-cancel na yan eh! Pero ano! Step 1 lang talaga! Huwag mag-parli kay Kairi tol! Wala na tol! Durog na! Durog na yung utok ng mga yan! Durog na yung loob ng mga yan! Tayo buong buo pa! Okay! Start na to pre! Start na to ha! Start na to ng pagiging legend natin, pre, ha? 1, 2, 3, 1, 2, 3, what time is it? It's our time! Go! Eh? Oh, yeah. Ay, ganito rin nangyari sa atin last. Ito na. Kaya baka mabaligtad ah. Baka mabaligtad. Wag. Kaso hindi tayo nasiyahan eh. Hindi na hindi mo pa na at saka yung galaw nila hindi tulad sa Omega. Oh, Omega kasi cancer gumalaw yan eh. Yung Omega may cancer gumalaw ang ano. Oh, tulad kanina. Kanina 'di ba? Mapapalaban pa tayo. Parang wala silang pag-asa pati sila na kaya. Sobrang galing ng sa energy emotion. Punong-puno na lang ala. Gulong-gulong na yung isip niyan habang nag-aagaw ang inisip, ano, tapos na yung kaya natin. Wala na! Sobrang confident din na namin naririnig yung boses nila. Sobrang confident din ang pumunta dito. Ang nasa utak nila yung pa-4-0 nila tayo. Pero, na-0 sila. Dami! All in. All in lang. At daming beses na nangyari sa esports yung ganito, pinanalo tayo. And ngayon, with the same situation, 3-1 lead! Sa Blacklist International. Gusto niyo, ano? Gusto niyo, Bane? Go! Gusto niyo, Bane? Oh, parang Bane ulito. I can see the future later pag kayo ay ML na ML. Tara, sa atin na to. Sa one time pa kahit tayo sobrang lamang natin sa kanila. Yung emotion natin, yung baba natin. Kanina pa natin pinabanggit for Blacklist kung ano yung naging effective for them. Oo nga naman, open pa nga naman talaga. For sure, lamang na lamang ang early stages para sa Onyx Philippines in a way. At lalong-lalo na kapag mag-go nila dito si Barat. So, kailangan mangyari dito is with their Grok, gamitin nila para sa Obensa at makapag-farm si Kairi. Tapos, again, mas madami dapat yung farm niya kaysa kay Wise. And the next problem here is, what if umabot nga sa late game? Pero... Wala retreat. Bakit natin nasasabi na nasa blacklist yung tempo? Dahil yung Onyx may mga moments na gusto nilang pumalab pero para nauunasin yung mga decision making nila. Oh! Okay, pero makakakill ng isa. Oh, Bimo. Ang Onyx doon. Pero naku, worth it ba yun? Back niyo. Tara. Wait lang. Wala kayo.
sa Cool Circling Eagle, no? Para lang magkaroon ng shield. Ako mo, the Bane Matilda. The Bane Matilda. Flying Pusit. Flying Pusit. Si Wise. Tignan mo, dinala si Wise. Oh! Venus, nagkauntugan. Kita niya naman si Wise kanina nagpo-focus siya nung game cover ng other game. More objectives kayo, so masama siya sa rotation. Hindi pa nila sasira yung turret doon sa may mid. Pero, pero ito na. Lumabas si Tlarski, naging dragon. Pero may inert ngayon yung dinosaur. Habang si Edward ngayon ang alahati ang buhay, si Vimo ay nandito. Pero may counter kung sinakaya rin naman yung advanced execution. Nasa likod si Wise, nagpatubig. Walang tatamaan mga shark pig. Pero it's V-Wise standing tall. O si Vimo. Pero takbo din si Kyrie. Can Kyrie save the day? Hinahabol na siya ng V-Wise. Takbo na naman pusit. Kyrie. The flying pusit. The squid game. Kyrie with the phantom execution out. Kyrie survives! Here we go. Dito side ng Onyx, makukuha pa rin ni Wise yung turtle. Pero ayun yung kagat ni Edward and monster kill na si Wise doon sa batang kinet! Tatlo ang nawala sa side ng Onyx! Unti-unting lumalapit para sa Blacklist ang kanilang pagkapanalong gusto. Pero sa Onyx, unti-unting lumalayo. This is a big problem sa Onyx Philippines kasi yun lang. Aray! Oh, walang late game ang Onyx Philippines na kayang tumantay sa Nathan. Kung sakaling ito si Balayski mapag-farm, pwede. And then yung Pakito, hindi pa nila na-utilize na para silang may dalawang XP laners sa side ng Onyx Philippines. And Kyrie, ginagawa na niya yung lahat ng pwede as well as Bebo. Si Bebo! Kumakapit pa ang Onyx this time! Pero si... Ah! Sakit pa rin ni Wise! Finally, Haji is the champion! After all those seasons! Blacklist Saga continues! Oh my god! Two-time back-to-back! Still! The champions of FPL! Blacklist International!